everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I will just going to sit down here and kukwento ko lang sa inyo what happens for the past few weeks. So, well, wait lang. May binili pala kaming self-airing light, then hindi ko siya ginamit. Wait lang. Try natin if naka-open siya, kung mas maganda ba, or ayan. Sobrang liwanag ata. Parang hindi ko na nakikita yung mata. Or yung una na lang. Ganyan. Ayan na lang ata. Ayan. Wait lang. So ayan. Second light yung ginamit ko. Para okay lang. So ayan. After ng last vlog ko, yung how to get good grades in online class. Ano? Pumunta kami ng Goshen nun. Nag-vlog ako doon. But unfortunately, fail siya. Kasi, syempre, wala ako sa bahay. Then, wala pa akong dalang laptop. So, wala akong dalang power bank. Then, ang bilis na puno ng storage ng phone ko. So, konting bits lang or konting clip lang yung na-save. Ganyan. Tapos, ayun. Tinry ko siyang i-edit kauwi ng bahay. Pero, na-stress lang talaga ako kasi sobrang habang ina-edit ko siya, walang patutunguhan. Like, walang laman. Walang laman talaga. Kaya, ayun, na-stress ako. Then, I decided na bumalik din the week after. Kaso nga lang, nag-announce naman na lockdown. So, di na natuloy. Di na naman natuloy. So, ayun. Tapos, nung chinek ko yung calendar ko or yung to-do list ko, nagulat ako. Ang dami na palang tambak na activities. Buti na lang pala hindi natuloy. Kasi, masyado ako nag-focus kaka-vlog, nakalimutan ko ng mag-aral. So, di ako nagkaroon ng time management. Like, masyado ako nag-focus sa pag-vlog kesa mag-aral. Hindi ko siya na-balance, ganun. So, in short, naging pabaya ako. Tapos, meron pa nga akong mga lessons na hindi naiintindihan. Tapos, ginawa ako, nagbasa ako nun. Pero, ayun, luckily, nakahabol naman. Ayun, so sa dami nga ng activities, hindi ko na alam, like, I don't know where to start. And, alam mo yun, yung kapag tiningnan mo pa lang, parang pagod ka na, like, di mo alam kung saan, ano yung uunahin, ganyan. So, nakakapagod kasi sobrang dami. So, yung ginawa ko is, naghanap ako ng, yung marirelax ako, ganyan. Yung makakalma yung utak ko. Bali, nanood ako ng YouTube, nanood ako ng prank videos, and then, nakinig ako ng music, ganyan. Kasi, ano, importante talaga yun. Hinga ka muna, hinga. Maglabas ka muna ng mga ano mo. Tapos, relax mo muna yung utak mo bago ka gumawa. Kasi, if pipilitin mo yung sarili mo and wala ka sa condition, wala ka rin matatapos eh. So, kailangan mo munang mag-relax. Lalo na, na-stress nga ako dahil nga din sa vlog na hindi ko nagawa. Tapos, nag-vlog-vlog pa ako. Sayang naman din, diba? Tapos, so, ayun. Fortunately, natapos ko naman. Bali, yung gawin nyo yan is one at a time nyo lang that ginagawa yung mga activities. Kasi nga kung pagsasabi-sabihin nyo, wala talaga kayong matatapos. Mas-stress lang kayo. Tapos di nyo pa siya mapaperfect. Ganyan. I'm not saying na kailangan lagi perfect. Yung ano ko lang is, mas makakapag, mas mabibigyan mo kasi siya, mas mabibigyan mo kasi siya ng magandang output or magandang answer kapag alam mo na focus ka lang sa isang ginagawa mo, di ba? Ewan ko, ganun kasi ako eh. Sorry na kat, nag-alarm yung phone ko. So, ayun. Dapat alam nyo kung ano yung dapat, yung nasa top priorities. Like, kung ano yung malapit na deadline para alam mo kung ano yung dapat mong unahin. Pero na lang kapag mas importante yun or mas malaki yung time na gugugulin para doon. Tapos parang kaya mo naman maniin yung ano, yung malapit na deadline ka na. Yan, natapos naman lahat ng activities noong March 31. Actually, that midterm week namin yon. But luckily, dahil sa Holy Week, na-postpone siya, na-move ng April 5, yung exam. So, yun, nakapagpahinga ako, ganyan. Pero nakalimutan ko mag-vlog. Nakalimutan ko. But, nalala ko lang mag-vlog nung nakita ko tong book, notebook na to. Ayan.
So, ano, wala lang. Nandito kasi nakalagay yung mga ideas na naiisip ko about, I mean, yung content na gusto kong gawin para sa YouTube ko. Kaso ang hirap ng mga nalagay ko dito, masyadong imposible, like may interview, choo-choo pa, ganyan. So, ayan, share ko lang, no? Yung ano, share ko lang. Yung etong notebook na to, binili namin to sa National Bookstore ng 75 pesos lang. Naka-sale kasi siya noon. So, tuwang-tuwa ako kasi ang cute niya. May lagayan siya ng ball pen dito. Wala na, ang cute niya talaga. Hindi ko alam nakikita mo ba. Tapos, ito, may, ano siya? Tali. Ayan. Tapos, nakalagay, I work so my dog can have a better life. Ayan, so, dahil mahirap nga yung mga nakalagay na idea na sa book na, sa notebook na to, kaya naisip ko na lang na ikwento sa inyo yung mga ganap nung, ano, 3 to 4 weeks ata akong di nakapag-vlog. So, yun, syempre, di ba, parang ang hirap pagsabayan nun kasi hindi ko in-expect na ganun pala kahirap talaga mag-vlog. Kasi pag nanonood tayo ng videos, kaya natin smooth, ganun lang talaga, ganyan. Pero, nakakapagod mag-isip ng content, lalo na kung hindi ka talaga siguro magaling doon, ganyan. Kasi yung iba, like, kung ano lang yung gawin nila, okay lang papanoorin kasi kilala na sila, ganun. So, sa mga nagsustart pa lang, katulad ko, parang mahirap yun. Tapos lalo na mag-e-edit ka pa, ganyan, di ba? So, yan. Kaya mahirap pagsabayan yung pag-aaral sa pag-vlog. Nagdrama na ako dito. Pero nanghinayang talaga ako dun sa Goshen kasi gusto ko talaga siyang i-share sa inyo kasi sobrang ganda niya. Like, para siyang ano, Rome, Italy ng Philippines. Tapos, para design yung effort ko. Insert ko na lang yung video dito. insert ko na lang siya dito, okay? In 3, 2, 1. So, nandito na kami ngayon sa Goshen. Medyo nakakailang yung suot ko. Nakalimutan ko kasi yung video. So, ayan, nakatagil nila sa yung phone ko. So, ayan, o. Hindi ko yung nakikita. Ayan. So, guys, para siyang Rome, Italy talaga. Pag umakit ka pa dyan, makikita mo yung Flavian Amphitheater. So, marami ng tao dito kahit pandemic. And then, dito sa kabilang side, wait lang. Dito sa kabilang side, ayan. Mamaya papakita namin sa inyo. Medyo magulo tong vlog na to kasi nakakahiya, daming tao. Joke lang. Oo. Pakita ko sa inyo yung Flavian Amphitheater. So, that's the Flavian Amphitheater ng Philippines. Yan yung Coliseum dito. Merong banda ngayon, kaya medyo mahina yung boses ko. So, that's it, guys. So guys, quick trivia lang, no? Itong Goshen na to, ano daw siya? According to Kirk Paras, binili itong land na to noong 2005. Tapos, rest house lang daw talaga to and parang pang family lang siya ganyan. Pero, since may nag-vlog dito, yung I Wonder ata, if hindi ako nagkakamali, vinlog nila, pinost nila sa social media and then ang daming tao nag-demand. So, yun, kaya kinonvert yung rest house into hotel and resort. So, yun. Maganda talaga dito. Yung vision ng may-ari ng ano, may-ari ng Goshen is para talaga mag-serve sa tao. Para daw, parang dinala nila yung Rome, Italy dito sa Philippines. Nang very affordable, very Instagrammable, and very, very beautiful. So, nakikita nyo naman, di ba? So, 150 mo guys, may ganyan ka na. Marami ka ng pictures na makukuha and may experience mo yung ganitong view. So, ayun, I highly recommend this place. 5-star para sa akin. So, ito yung pool nila. Ayun, meron pa doon. Hindi naman kami magsuswimming ngayon since papakita ko lang talaga sa inyo yung Goshen. So, yan yung view galing dito. Ito yung Cafe Roma. Ito yung Leptis Arwana. And then ito yung Coliseum. So, yan. Yeah.
Pasok na kami sa Cafe Roma. So, this is the view. Tada! Wala ba? Ta-da! Whoa! Ta-da! Yeah. Maggagabi na. So, we need to hurry. Yun, sayang yung ano, sayang yung video, di ba? Pero sana makagawa ko ng full nun. So, oh yan. Overall, Goshen lang talaga gusto ko i-highlight dito. Gumagawa na pala kami ng ano, intro ko and YouTube banner para sa channel ko. Kaso medyo nagkaroon lang ng kanting problema kasi may tampo sa akin yung gumagawa. Kaya di matapos-tapos. So yun, if you enjoy this video, please give a thumbs up and click the notification bell for you to be always updated for all the upcoming videos.